Hello guys! So nag-announce na nga ang mga teams ng MPL ng kanilang final roster para sa Season 7. And for sure dito sa mga teams na to ay meron tayong mga inaabangan na specific player talaga. For sure ikaw mismo na nanonood ngayon ay meron kang iniidolong player sa kada team na gusto mong panoorin. At syempre, ako rin naman. Pero actually, sinummarize ko at gamit ang aking mahiwagang opinion. Gamit ang aking mahiwagang opinion. Inalam ko, sino-sino ba yung mga players na kailangan nating tignan. Tama ba? Kailangan nating tutukan. Ayun, kailangan nating tutukan sa MPL Season 7. Ulitin natin. Ito ang mga players to look out for MPL Season 7. Yeah! Ayos ba? Lalabas yan dyan eh. Sana ma-edit ko. Yeah! Yun! Na-edit ko ata yun. So, one take productions lang to guys, no? So, again, bago tayo magsimula, lahat ng to ay opinion ko lamang, no? Marahil ikaw ay meron kang sarili mong opinion kung sino ba ang kailangan nating tutukan. Pero ako, binibase ko to sa recent na nagaganap ngayon, especially nung nag-2021 nag-announce na yung MPL, siguro sa hype din ng tao at hindi ako masyadong mag-go on full details, no, kung ba't sila yung tututukan. So, again, isang mabilis lang. Let's go! Unahin na natin ang team ng Signal Ultra. Ay, hindi pala kita. Ayan, taga lang, lakihan natin. Wait. Ayan, Signal Ultra, wala nang cut-cut. Yun! Okay! So para sa Signal Ultra, ito yung kanilang final roster. Kapansin-pansin na nagpalit sila, dinagdag nila dito si Kekidot, si Janus, which is part ng The Nationals lineup nila, and si Aqua Boy. So ngayon, kung ako ipapapiliin ng players na tutukan dito, ang pipiliin ko, syempre ang kanilang Imba Captain, na sa tingin ko na si Imba DJ pa rin. Parang yung rookie year nila nung last season, parang nabiten pa ako sa mga papakita. Pero ang pinaka nagustuhan ko kasi sa Imba, kay Imba DJ, yung persistency na chillax lang, no? Parang walang tilt factor sa kanilang squad. So, actually, dalawa. Una, si Imba DJ, sana mapakitaan niya pa tayo ng mga Imba mentality moves, lalo na't mid lane mages na ang uso ngayon. Diba? Tapos, yung pinakabago nilang kuha na si Aqua Boy. Diba? Nung pumasok si Aqua Boy nung season 5, ginulat niya tayo lahat eh. Aqua Boy na siya, dati Aqua lang siya. So, yun. Para sa akin, sa Signal Ultra, sila yung kailangan nating tignan. Siyempre, next naman dyan ay ang LPE. Yan, teka lang, nasan ba yun? Teka, ang liit pala, no? Saglit. Lalakayan ko lang, guys. Yan. So, wala pa silang poster na ni-reveal, pero ito rin yung roster nila nung nakaraang Nationals. Wala lang dito si AK. Wala lang dito si AK. So, para dito naman sa LPE, ito kasi si ano eh, si lima to eh, Jake the Dog, Arbs, Ryota, Aspect, Bimo. Oh, tama, nalima ko. So sa tingin ko, ang mga kailangan tutukan na player dito ay una ay si Bimo. Kasi bumalik eh. Tapos parang si Bimo kasi para sa akin siya yung enabler nung team, no? Lalo na't pag binigyan mo siya ng mga Cho, nang binigyan mo siya ng mga Johed, sa tingin ko doon talaga gumagana yung team. At saka sa tingin ko, kailangan din natin tutukan si kaibigang Arvs, no? Kung mag-step up din ba siya to the plate. I think may mga nagko-comment na bilang down daw yung hero, pero parang hindi naman, no? Parang hindi naman. So, yeah, abangan natin yan. Para sa akin, si Bimo at saka si Arvs. Yan. So, ang next natin dito ngayon ay ang naka-random na to guys eh. Ang team ng Omega, ang liit pala. Hindi ko pala naayos ang tama. Iyon, wala na akong ibang picture sa kanila. Isa lang ang gusto kong tutukan ngayon sa Omega. So sa tingin ko, ito si kaibigang Hajizi, the KDA Machine. Actually, last season lang siya nabinyagan na KDA Machine. And since ang dami ng mga cores ngayon na yung mala Hajizi, Cartizi yung galawan, 'di ba? Paano magiging consistent ngayon si Hajizi na mapanatili niya yung spot niya bilang the KDA machine? Bilang top 1 sa KDA. Ganun na yung laruan ngayon eh, yung ano na eh, yung main jungle na eh, yung nagdadala ng retribution. 'Di ba? Para dito sa side ng Omega eh. So, lahat naman ng Omega given na yan eh. Detroit Pistons yung team na yan eh.
Lahat yan may hulog. Pero ako, tututukan ko pa rin. Tingin ko, si Kuya Hajizi. Yun. KDA Machine. Siyempre, speaking of Hajizi, nandiyan na rin ang kanilang arch rival na ang Bren Esports. And I think dalawa ang pwede nating makita na players dito. Tututukan na players na andyan ang TZ Brothers pa rin. No? Nung naging champion si Jordan, kasama niya si Pippen, ganun na ganun din ang Bren, Flap TZ at saka Carl TZ. Mukhang, who knows, baka siguro 2 seasons pa na makikita natin yung dominance nung duo. Ang dami, hinalan tulad ko sa NBA eh. Diba? May Shaquille O'Neal, Kobe, may LeBron, Dwayne Wade. Diba? Parang, hindi yun 1 season lang eh. So, yan, yung TZ Brothers, Flap TZ, Carl TZ. Tututukan natin para sa Bren Esports. Siyempre, ang next naman dyan, sorry guys, ni-random ko na, no? Sa Teamwork! Ang liit pa rin. Lagyan natin. And One Take Productions na to eh. Yun. Okay. So, ngayon, again, ngayon ko lang nalaman yung mga totoong names ng Teamwork kasi nung nag-qualify sila, again, I'm not really sure kung bawal ba, hindi ba sila pinayagan na magpalit kung yun ba yung account na ginagamit nila, no? So, this time, kilala na natin sila tapos alam na natin kung sino mismo yung gumagawa nun ng mga plays. So, para sa akin dito, ano lang to ha, parang tututukan na, tingin ko si Chu. Kasi pinatunayan ni Chu na deserve niya yung spot ng MPL, no? Ito na maraming hype ngayon para kaya Kuya Chu. And nung pumasok siya, actually, nung U-level pa siya, eh parang nakitaan na natin siya ng potential. Maraming na nagsasabi, maraming analysis ng potential. And ngayon, para bang ano rin yung team niya eh, para bang may part na sa kanya nagpo-focus yung team eh. Diba? Parang Bren din yung galaw eh. Yung parang kay Carl TZ nagpo-focus yung team. So ngayon, excited ako makita yung laban ni Chu, ni Ajizi, at saka ni Carl TZ. Nako, hindi rin namamatay yan eh, si Chu. Ayan. So, ang next naman natin ay ang team ng Blacklist International. Di ba may nangyaring TikTok na gano'n yung pinagdibatihan nila yung international? Alright, so... Para dito sa hashtag break the code ng Blacklist International, I can therefore say na ang aking aabangan dito na player ay walang iba kundi si kapatid. Yan. Si Oh My Venus. Na-excite kasi ako nung bumalik na yung mga mages and I do feel na may part na pwedeng si Oh My Venus yung maghatid ng damage. Lalo na't combo up sila ni King Noxious na si Kuya Wise, no? So, napapadalas ang kanilang pagbablog. Shoutout pala sa kanila at sa pagsali sa vlog ko. So, yun. Kaabang-abang para sa akin si The Queen dito kung paano yung magiging reign niya sa mundo ng Blacklist International. Yun. Siyempre, ang next natin ay ang Go Onyx! Yun. Sinakto ko pa yung tunog. Sa Go Onyx naman, Onyx PH, ang aking inaabangan na player ay walang iba kundi ang general ng Dlarmy, si General Dlar, 'di ba? May medyo tang twister 'yon. General Dlar. Parang naging focus bigla ng camera si Dlar dito. Even though nandiyan yung hype kay Kyrie, nandiyan yung hype kay Hated, I feel na si Dlar ang magiging main man nitong team ng Onyx. Lalo na't nung isang araw, binuwat namin siya. Hindi, joke lang. Ayan, tropa natin yan, si Kuya Dlar. Since siya yung mini-main man ngayon, excited ako paano siya magsistep up to the plate para panindigan yung ganong position. Ayan, so, si Dlar ang inaabangan ko sa team ng Onyx! Siyempre, nandiyan naman ang kanilang rival team na maliit din pala to. Ayan. Ang Aura Fire! Ayan. So, kung si Dlar ang main man, actually, tapos na yung main man stage ng Aura. Napunta na yan last season kay Raplesia. Na mukhang siya nga talaga yung naging poster boy nung crew. Pero hindi siya yung tututukan ko ngayon bilang manonood. Kasi ako, mas hype ako ngayon sa paggalaw ni Benny Cutie. Nung last season, si Benny Cutie nung nasa execration, talagang nakita natin kung gaano siya kalupet, di ba? Gaano siya kalakas. And ngayon, ano madadala niya sa Aura? Kasi basing din sa mga recent na nakikita ko ng games ng Aura, consistent pa rin si Benny Cutie para sa akin, no? Pag ginagamit niya yung mga gold lane mechanics, di ba? Yung mga Alice, diba? Ganun niya. Halos siya pa rin yung ano eh, yung nagdadala ng tempo nung game. Pag sinabing nagdadala ng tempo, yung para bang nakatutok yung camera sa kanya tapos dito nangyayari yung clash. Yun yung sa akin. So, Ben Curie,
Siyempre, nandito na yung dalawang team trash talk. Sa last two teams, nandyan, unahin na natin ang Execration. There you go. So para sa akin, feeling ko may mga parehas ako na inaabangan. The King! KLBJ, pare koy, para sa Execration. Parang napunta sa kanya bigla yung spotlight eh. Hinaling tulad ko si KLBJ kay Joffrey. Kung nanonood man kayo ng Game of Thrones. Like ganun yung ano niya, yung sa laro lang ah, sa laro. Ganun yung para sa aking style niya eh. Si Joffrey Lannister. Ayun. And men, sa mga local tournaments ngayon, no? Yung sa Just ML, sa Juicy. Parang pinakita ni KLBJ dito na, teka lang, guys, nandito pa ako ah. Two-time champion. Kasama ko pa si Renjo. Two-time champion and beer pong champion din. Shoutout kay Kuya Renjo. Nakalaro natin yan ng beer pong. Yan. So, para sa akin, si KLBJ talaga ang tutuktukan natin dito para sa side ng Execration. Yun na yun. Three syllables. Feeling ko, ganun din sa'yo eh. Ayan. So, syempre, since nandyan si KLBJ, nandyan din yung hype, of course, ng Execration kay Kelra na kinakalaban naman ngayon ang tingin kong kailangan tutukan sa team ng, ang liit na naman, ayan, sa team ng, uulitin ko yan ha, sa team ng NXP! Yun! NXP, pare! Next play solid. Wala na akong masasabi pa dito sa grupo na to eh. Pinakagusto ko sa grupo kasi na to, pag sinabi nila na babaragi namin kayo, lalo na yung tututukan natin player, si Renny J. Yun, ako kay Renny J talaga ako nakatutok ngayon. Pag sinabi na Renny J na babaragi namin kayo, kahit matalo sila, sasabihin pa rin ni Renny J, paparakin namin kayo. Yun ang pinaka nagustuhan kong trait. And bukod kay Renny J, yung big three na sinasabi nila. I think medyo naging underwhelming para sa akin ha, yung performance ni Renny J last season. Kasi hindi ko yun nakikita. Yung last season na performance niya, hindi ko nakita nung mga, kung gaano siya kabomba nung nationals at ng mga ibang local tournaments. So ngayon, na nandito na siya sa posisyon na para bang bigla din siyang nag-step up eh, no? Naramdaman ko yun eh, kay Kuya Renny J, lalo na nakasama namin siya, na para bang nag-train talaga siya, nag-mage na sila ngayon. So, paano niya ngayon malilid yung big three? Kasi, di ba, tama, si H2O, si Yawi, at saka si Renny J. Parang ano to, Miami Heat! Men, Miami Heat 2014! Tapos, nilagay nila si Ray Allen. Si Ray Allen, yun si Exhort, yung medyo old school na ano, old school player. Yun, yun si Exhort. Tapos sino ba yung isa pang player? Si Udonis Haslem. Ito si James. Ayun lang. So, para sa akin, si Renny J, sa side ng NXP. And again, yung big three, Yawi and H2O. No? So, yun, guys! Doon natatapos itong video natin na to. Yun yung mga players na para sa akin ay kailangan nating tutukan. Or in English, players to look out for. Yeah, in English ko lang, no? For sure, ikaw mismo sa sarili mo ay meron kang player na sa tingin mong gusto mong tutukan. I-comment mo dyan sa baba at sabihin mo sa amin, bakit, ba? Diba? Bakit kaya, teka, parang ang sarap ata ngayong panoorin ni, ano ah, ni ganito ah, ba? Diba? I-comment mo dyan sa baba and i-discuss natin, ba? Diba? Yun na yun, guys. Again, sa mga nagtatanong kung kailan ang MPL, March 19 yan. So, abangan nyo, malapit na! Ilang araw na lang! Isang buwan! Isang buwan na lang! Please do like, share, and subscribe! Maraming salamat kung umabot ka sa video na to. And wala na akong iba masasabi pa. Promote ko lang yung Bonk Links, yung rap group namin. Pakinggan nyo yan, maririnig nyo yan. After nito, in 5, 4, 3, 2, 1, yeah! Ipuyatan na, OL na ako, nasaan ka? Basta ako sa'yo, nakabantay. Never ka mamamatay. Hawakan mo aking kamay.